gawin tayo ito. Hisense 32 inches ang problema nito. Sabi nung may-ari ay nung sinaksak daw niya may pumutok sa loob. So hindi na natin siya detesting. Ang model Hisense 32 inches. Okay. Ito yung kanyang mainboard. So nagawa na pala natin dati ito. Ang naging issue nito dati ay backlight noong 2021. Yan, 04 2021 natin nagawa. Backlight ang ginawa natin dito. So ngayon ang problema niya ay may pumutok daw. So pwedeng nasa primary ang issue niya pag may pumutok. Kasi makikita natin medyo kalawang na rin kasi yung primary nito. Umido, ayun oh. Sira ngayong sira yung resistor niya diyan, oh. Pati dito damay din, oh. Okay, maaring sira din ito. Pati driver niyan, damay din 'yan. So, pag ganito gagawin natin dito ay i-convert na lang natin to sa 4 wires para mabilisan lang yung gawaan natin. So, try natin mag-convert sa 4 wires nito. Tapos gagamitin natin yung feedback nito. I-modify natin yung 4 wires natin gamit ang octocoupler key sa 4 wires, no? Doon na tayo gumamit ng octocoupler sa 4 wires. Dito na lang tayo mag-pin ng ating connection sa sa octo niya. So tatanggalin natin 'yan para bago na yung octo natin. Okay. So, check muna natin yung load side natin kung walang short sa load side. Tapos, check natin kung anong mga parts ang naging sira dito. So, pag nagkakabit ka ng 4 wires dito, ang bubuhayin mo lang na circuit dito, itong fuse niya, diode, papunta sa filter. Tapos, okay na. Tatanggalin mo lang yung supply papunta dito kasi maaaring sira din yan. So, remove lang yung ito, itong diode or itong resistor niya, remove mo lang yan para mag-open circuit na yan para wala nang supply na papasok dito sa peripher na maliit. Yan, ganyan lang ang gagawin natin dito. Ito na yung ginawa natin, bali tinry natin i-repair yung power supply niya, nakuha pa naman natin ano. So ang naging sira ng power supply niya, itong fuse. Tapos yung diode, may short na diode dito kaya ginawa natin diyan, pinalitan na natin yung apat. Tapos ito buo. Tapos ito pinalitan din natin yung coil diyan. Coil lang yan para sa papunta rito. Tapos yung sunog dito, ito buo to, yung diode na ito buo. Ito pinalitan natin yan, tapos ito buo rin. Itong resistor na maliit sa gitna ay buo din yan. 80. Tapos itong dalawang resistor, sira itong dalawa, pinalitan din natin yan. Saka itong driver IC niya, pinalitan din natin. Ito buo, buo din ito. Ito sira isang resistor dito. Ito buo. Yan, yan yung pinalitan natin. Dito buo naman ito, saka ito. Ito buo. Pinalitan din natin yung octo. Yan, tapos itong ang main IC niya, yung regulator niya. Pinalitan din natin to. So yun lang yung naging sira ng board natin. Ngayon ay okay na siya. Yan, na-repair pa naman. Saka yung parts nito sa primary section, kakaunti lang yung mga SMD niya, no? Hindi kagaya sa ibang power supply na ang daming SMD. So testing natin, tingnan natin kung okay na yung 12 volts natin. Check muna natin yung ilalim. Baka may mga so pag nag-testing kayo ng board, siguraduhin nyo na wala kayong pinapatungan na bakal or kung ano-ano mang pwedeng mag-short, ano? Kasi pag mag-short yan, pwedeng masira ulit yung ginagawa niya. Okay, so ito, naisaksak na natin yan. So, check natin yung supply natin. So, pag nag-testing kayo, ay alert ko kayo kung di kayo sure doon sa circuit na ginawa nyo.
May 159 tayo dito, naka 110 lang tayo. Okay, check natin yung secondary. Ito yung 12 natin, yung diode na yon to ground. So mayroon na tayong 12 volts, yan ha. Okay. So na-repair pa yung power supply nito. So salpak natin, tingnan natin kung buo pa yung LCD nito. Okay, so ito na, may standby power na tayo. So try natin power on. Ayan, yun o, nagbukas na siya, no? So buo pa yung screen nito, lumabas pa yung smart. HDMI 1, no signal. Okay, lagyan natin ng signal. Ayan, so okay na siya, no? Okay na yung unit natin. Power supply issue. So na-repair pa naman natin, napagtiyagaan pa naman natin siyang palitan lahat ng mga nasira na parts. So pag mga ganitong issue talaga, pag power supply problem saka sa primary section, lahat ng components, lahat ng parts sa primary, kung gusto mo talaga siyang i-restore, papalitan mo lahat or check mo lahat isa-isa kung anong parts yung mga nasira or nag-open. So ginawa pala natin dito, pati pala capacitor pinalitan din natin. Yan. Bali, ito yung mga pinalitan natin dyan. Capacitor, apat na diode, fuse, itong MOSFET, saka itong driver niya, saka itong opto, tapos yung mga resistor. Yun. Bali, yun pala yung pinalitan natin dyan. Kasi yung capacitor ay medyo kinakalawang na rin pa. Yan, okay na. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video.